Hello everyone! Hello! Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon po! So welcome po sa ating Wellness Webinar Wednesday. So today is April 12 and we hope you had a good week prior to this week bilang nag-celebrate po tayo ng Holy Week, ng Lenten season po, and then I hope this was the time for you to recuperate and relax. And maybe iba, meet up sa friends, nag-beach, nag-Baguio, na-stuck sa NLEX, sa NLEX. At least kasama natin ang family and friends natin. Sana naman nag-enjoy tayo, kaya nagdasal tayo or nag-outing, sana na nasulit ang ating Holy Weekend. Okay, sige po. So, again, no, welcome po sa ating Wellness Webinar Wednesday. So for the first time po, we're doing parang podcast type of format ng webinar. Not your traditional kind na parang nagtuturo po kami. So we look forward to your comments habang magdi-discuss po kami today about positive relationships. Okay, sige po. Sige, Mick. So, magpapakilala lang po muna kami at kung saan po si St. Raphael Medical Clinic na affiliated po kami doon. Si Miko po magpapakilala habang ayusin ko po yung sa slides. Yes, ako po si Miko, Dr. Miko Losantas. So, akong family physician ng St. Raphael Medical Clinic, isang aming munting clinic sa Parang Marikina. So, tumitingin kami ng all sorts of patients. Matanda, bata, laki, babae. For all your wellness needs, hindi lang sa physical, pero pati rin sa mental and relationships. Kaya ito ang pag-uusapan natin ngayon. Sige, kumpletuhin natin yung yung services po na ino-offer ng St. Raphael Medical Clinic before we start po with a webinar. So, bilang summer po ngayon, meron din po kaming minor surgery such as circumcision and then weight management. So I'm Dr. Carrissa Losantas po. I'm a diplomate of the Philippine College of Lifestyle Medicine and also a diplomate of the International Board of Lifestyle Medicine. So lifestyle medicine is a very new specialty at naka-angkla po kami yung practice namin sa pillars ng nutrition, physical activity, stress management, substance use, sleep, and our topic for today, which is positive relationships. Okay. Sige. Mag-uumpisa. Sige po. Nila naman to relationships ng mag-asawa, mag-boyfriend, mag-girlfriend, pero lahat ng relationships. Kaya friends, family, workmates, kasi nga tao tayo. At kailangan natin ng ibang tao para maging masaya. Buhay. So, ano nga ba ang positive relationships? Okay, sige po. So, sana nakikita niyo po ang slide namin, I guess. Okay. So, we start with discussing us humans being social beings, no? Nakita niyo naman po yung publicity material po namin, yung poster, No Man is an Island. We all need each other to thrive. When we talk about positive relationships po, this is characterized by support, connectedness, encouragement, and positive emotion. So, with the term positive relationships, syempre, you have two things in mind. So, there's a positive and negative. So, kapag positive, medyo given na ito yung mga... Masaya. Oo, yung mga... ang tawag mo dito, parang mga kasama natin, mga kasalo sa buhay, whether sa family po, mga kamag-anak, friends, colleagues sa work, and even social media friends. Dahil if they're able to give you support and encouragement, and you feel happy, generally happy with the relationship, then it's a positive relationship. So, ang mahalaga po kasi dito, may quality po yung relationship ng belonging and support. Let's remember po, ang positive relationship, it's under the
under positive psychology, may Dr. Seligman po. So, perma po kasi yung ginagamit namin sa lifestyle medicine, sa pag-approach or pagturo din sa mga pasyente regarding mental health, mental well-being. We focus on positive emotions, engagement. So, para you're supposed to have a flow. Yung tipong kapag may activity ka, tutok na tutok ka sa activity na yun at nagbibigay sa'yo yun ng happiness dahil nag-challenge ka, and then it allows you to grow. And then part of that is relationships. Being able to connect with one another is part of positive psychology. And then papasok din po yung accomplishments. Yan. Okay, so yun basically that is positive relationships. There is a study conducted po sa Harvard, no, na para I'm not sure if this is the longest study with adult development that talk about and tell us na good relationships keep us happier and healthier. Sa study na ito ay pinag-aralan po nila yung panahon ng Great Depression. May participants na nanggaling sa mahirap na parte ng New York at meron naman din pong participants na galing sa Harvard. Tapos inaral nila kung kamusta yung mga teenagers na to as they grew up hanggang sa umabot, parang nagtrabaho na po sila. Tapos ang nakita po nila eventually what makes human beings happier in the long term and healthier is having good relationships. Hindi nga po counted yung laboratory, yung pagkitingin sa cholesterol at saka sugar. Having good relationships in one's lifetime will be able to give us a better mood, decrease stress sa pang-araw-araw po, and eventually, syempre, pag relatively masaya po tayo sa mga relationships natin, this gives us optimum health. Meron ka po bang comment doon, Doc? Kahit ano siya, no? Kahit sabi mo nga, from different strata, so kahit mayaman ka, mahirap ka, laki, babae, anong klaseng family, yung relationship talaga, yung nagpapa-usbong, nagpapa-keep healthy sa'yo. Kasi kaya mayaman or mahirap ka, hindi lang naman pera ang basehan ng happiness, pero dahil nga tayo social beings, malaking-malaking bagay talaga pag may kasama ka. Maraming kwento ng mga rich kids na kahit nasa kanila lahat ng PlayStation, lahat ng cellphone, pero ang lungkot-lungkot pa rin nila, hindi pa nila mahanap ang fulfillment nila. Pero tapos meron din namang yung typical din na kwento rin sa Pilipinas, kahit gaano kahirap, kahit saang kanto ng tundo na halos magsiksikan sila, na wala may hadang pera, pero together sila sa family, happy sila. At nakatulong yun sa health, hindi lang sa physical health, pero sa mental well-being ng isa't isa. Ano ba? Apo. Okay. Sige, paano ba nagiging, parang ano ba yung, kung sa doktor po kasi mode of action, paano ba nakakatulong ang mental health or ang positive relationship sa mental health? Meron po kasi dalawang klase ng positive relationship. Una po, social support. So, pag sinabi po kasi nating social support, ito yung meron tayong natatakbuhan ng mga kaibigan, meron tayong nasasabihan, especially kapag meron stressful event, meron tayong pinagdadaan ng matindi sa ating buhay. Parang nababuffer niya yung situation kasi na-vent out natin yung feelings natin, meron tayong napagsasabihan. While on the other hand, yung social integration, medyo mas deeper po ito kasi we're joining a community. This builds identity, nagkakaroon po tayo ng purpose, self-worth, and it allows for positive experiences.
kapag example po ng social integration ay kunyari ako po bilang mahilig po ako sabihin natin sa gusto ko po ng public speaking, pwede po akong sumali sa isang community na nagtuturuan, mayroon din competition, allows for growth, and then within that community, as I'm learning my skills sa public engagement, public speaking, nagkakaroon na rin po ako, parang nagbe-build up po ako ng identity, and then nadadagdagan po ako ng purpose kasi syempre ko before may advocacy lang po ako na parang tumulong sa ibang tao, ngayon na nagkakaroon na po ako ng skills, then I can speak for may certain advocacy, ganyan. And then syempre pag nagamit mo yung skills na yon na as part of this community, you become happier. Kaya nagkakaroon ka ng positive experience. So, meron din naman yung simple lang, like halimbawa, wala kang baon, di ba? Saan ka pupunta? sa mga friends mo kaklase na, uy, peram naman ng 10 piso, tapos uy pa, pingin naman ng sandwich mo, di ba? Kahit sa sobrang simpleng bagay lang ganoon, magkakaroon na kayo connection, matutulungan ka ng community mo. Meron din naman yung mga usual na kwento, halimbawa, nag-break ang mag-boyfriend, girlfriend, edi sino pa bang tatakbuhan nung anong lalaki, yung babae, edi yung mga barkada nila. So, mag-vent out, magkukwento, ano ba nangyari, yung ito, sabihin, uy, lika, kain tayo, uy, inom tayo, uy, mag-basketball tayo. So, with that, with yung support, kahit na lungkot-lungkot mo, kasi nga, nag-break kayo eh, kahit ang lungkot-lungkot mo, with your friends, with your family, makaka-uplift pa rin ng ano yun, makaka-uplift pa rin ng spirit mo, makatuloy ka pa rin sa ano, sa buhay mo, hindi ka lang malungkot ano after ng event. Kasi ang kagandahan po doon, meron kang nakapag-vent ka. So kunyari may meron kang pinagdadaanan na ilabas mo yung sama ng loob, and at the same time, kung yung pinag-sharean mo, napagdaanan na rin yung experiences na yun, na-affirm niya or nabibigyan ka niya ng guidance kung paano anong pwede mong gawin, ay mas masarap din yun sa pakiramdam kasi parang hindi ka isolated. So nabubuo yung support group kumbaga, or kahit hindi ba kailangan marami, kahit kayo nga lang ng kaibigan mo, ang mahalaga meron ka kasing napagsasabihan. Kaya rin namin ginustong napapag-usapan yung topic na to kasi natural sa ating mga Pilipino na gusto natin masaya tayo, masayahin at malakas ang dating natin sa ibang mga tao. Kaya lang ang problema po doon, hindi natin nailalabas yung ating mga pinagdaraanan kasi gusto natin isipin nila na magaling tayo at matapang kahit aware sila na meron tayong pinagdaanan kung sakali baka may namatayan ganyan. Hindi po natural sa atin na parang ilalabas lahat ng emosyon natin kasi other than this we also recognize na tuloy pa rin ang buhay at ang dami pa natin kailangang asikasuhin especially during these phases of grief and bereavement po. For those who, I think all of us naman po, napagdaanan po natin, meron na po tayong kilala na sumakabilang buhay po. And we just want to give you a reminder na na it would be better na ikikwento po natin, kahit sa pinakamalapit po natin kamag-anak, kaibigan, partner in life, dahil kapag sinasarili po natin itong mga problemang ito, nagugulat na lang. Para minsan, may mga pasyente pong darating sa akin na para hindi ko maintindihan, Dok, ano, kabog lang ng kabog yung dibdib ko. Tapos makikikwento nga po niya sa akin iyon na meron siyang pinagdaanan. And then eventually, kapag na-release na po niya yung emotions niya,
nawawala rin po kaagad yung physical na symptom, kumbaga. Ano eh paano ko rin paano yung mga ano introvert? Ay wala. Sa bahay lang siya, gusto lang magbasa ng libro, paano yun? Okay. Sige, para sa mga introverts, syempre meron pa rin naman kayong close friends. Hindi nga lang kasing dami nang sa extrovert at hindi lang din naman kayo kasing komportable tulad ng extrovert na mag-share ng emotion sa ganitong klaseng group. O para meron, ako kasi po partly introvert and extrovert. So, parang meron akong mga kaibigan na napagkikwentuhan ng ganitong problema, ibang problema naman, ibang set naman ng kaibigan mapagkikwentuhan ko. While on the other hand po, si Miko po kasi ay introvert. So, medyo ako sige, mas limited ang friends. Yung friends ko nung elementary, high school, sila pa rin friends ko ngayon. At hindi man sila marami, pero alam ko, pag may kailangan ako, mas kaya sila lapitan. Tapos, kahit naman di kayo madalas nakita, pag nakikita pa rin naman kami, parang wala nangyari, parang kahapon lang. Parang high school pa rin lang. Maglalabasan ulit yung saya, tapos for a long time, di ulit magkita, pero ang alam ko, may repeatan ako, tapos kahit hindi naman extravagant yung mga ginagawa namin, like, kain lang, or mag-meet sa kape, sa kapihan, tapos kahit kanya-kanya mga cellphone, the fact na magkakasama kayo, ano pa rin naman yun, social support pa rin naman yun, tsaka social integration pa rin naman yun. Mm-hmm. Kaya yun po, hindi naman po ibig sabihin na pag introvert, isolated ka na po, wala ka ng friends, zero friends, hindi po. Again, balik po tayo sa umpisa, no? We are social creatures. Kaya kahit si sa story of creation nga po, no? Para kinailangan ng partner, ng man, to thrive in this life. So, doesn't mean na kailangan significant other, pwede naman po yung mga friends ninyo. So long as na-establish po yung trust na, sa isa't isa, that's already enough na magkaroon ka ng social support. Okay? Sige po. So, paano mo malaman ko positive? So, siguro una, before natin tingnan yung positives, ano bang itsura ng hindi positive na relationship? So, yung napaka-extreme naman na side nito pag maraming pressure, magbabarkada, may conflicts, may negativity, hindi kayo nag-uusap, yan, churbol, negative relationship na yan. Di lang naman sa friends yon, pero pag may significant other ka, may family member na madalas ganyan, yon malamang negative relationship na yon. Hindi ka naman sinasabi kapag ganyan na ay naghiwalay na kayo, mag-break up na kayo ng barkada, kung may walay ka na sa family mo. Pero at the very least, try nyo pag-usapan. Ano ba yung mga differences nyo? Ano ba yung pinagka-conflictan nyo? Bakit ba maraming negativity? Kasi actually, maraming yung pinaka-source, I think, ng negative relationships ay poor communication. Diba, ang relationship ay bigayan, so dapat maroon din kayo mag-usap sa isa't isa. May tanong ako, Mick. Pag dapat ba ang isang relationship i-label as positive or negative relationship? Parang magpo-fall lang siya under ng dalawang category? Hindi naman, kasi para siyang isang scale. May isa, may super-duper positive. May isa rin, super-duper negative. Pero yung mga in-between, yun na yung parang hindi masyadong nakikibuan. Halimbawa sa barkada, parang may isang nagdo-dominate lang nung usapan. Tapos hindi masyado napapakinggan yung iba. Well, lalo na kung yung barkada nyo ay puro extrovert, tapos may isang introvert, tapos may na-left out, may nabubuli kahit papano. May nasistress or minsan na-feel nyo na ba yung time na parang nag-aya yung barkada tapos parang ayoko pumunta kasi pupunta si ganito. Parang hindi ka comfortable pero hindi mo lang ma-pinpoint bakit hindi ka comfortable sa
doon sa tao na yun, baka yun na yung mga sign na medyo may negativity doon sa ano nyo, doon sa relationship nyo. Paano gagawin pagka ganun? Pag ganun, kasi umalis ka na. Hindi, joke lang. Sige po, ipagpatuloy po ninyo. Pag ganun, maybe try to work it out. Baka may kailangan mag-mediate. Baka may mutual friend kayo na parehong you both trust. Tapos pag-usapan kung ano ba yung naging source of negativity. Compromise. Malaking bagay sa friendship ay compromise at walang lamangan. Dapat sana lahat ay naikinabang dun sa friendship. Hindi lang yung isa, hindi lang nasa lime, hindi lang yung isa yung nagkumukuha ng limelight every time. Sana everyone, or sana rin everyone gets a chance to speak. Kasi yung paying giving, giving time, giving effort, ay hindi lang naman one way. Sana yung kabilang parties, ganun din. It works also the same way sa romantic relationships. Tulad sa amin, and I hope tulad din sa inyo, kapag may problems, pag-usapan or gawa ng paraan or maghanap ng mediator kung kailangan. Kasi minsan, kung nagtatampuhan, mayam, pupunta rin sa sigawan, pupunta na sa sakitan, medyo ano na yon, you can't go back from there. So sana from the start pa lang, pag may na-feel ng slight differences, try nyo na pag-usapan para hindi lumaki, pumunta na tayo sa more positive side ng relationship nyo. So kumbaga po, ang isang relationship ay pwedeng maging good and bad, both ways. Kasi syempre parang alam din naman po natin na in order for a relationship to grow, whether sa siblings mo, sa parents mo, kailangan yung mga difficult times, kailangan din na nagkakatalo paminsan-minsan kasi doon mo nakikilala rin yung tao at natututunan mo sa sarili mo kung paano ka magbibigay sa taong yun. So una, kunyari sabihin natin, no, meron pagkain, tapos sige, gagamit ko na po example. So kunyari may nagluluto po sa bahay, tapos hindi po nagustuhan yung lasa ng pagkain. Edi syempre sa family setup, magsasabi po na parang hindi ko nagustuhan. Tapos ma-hurt syempre yung nagluto. And ang magandang learning doon, at least yung nagluto, alam na niya kung okay, sige, hindi niya gusto yung ganitong klaseng timpla or ganitong klaseng pagkain. Okay, next time iba na lang lulutuin ko. And at the same time, kailangan po na pag-uusapan yun. Kasi syempre, kapag nagsabi na, hindi ko gusto yung lutong to, mag-explain, parang communication is key. So, kunyari ako po yung nagluto. Hindi sabihin ko na, okay, sige. Pero sana... sana na-appreciate niyo yung effort, pwede mong sabihin yun. Kasi for sure naman din po, hindi rin natin pwede palaging i-assume na parang nag-effort na ako, bakit parang hindi naman niya na-appreciate or something. Pero mas maganda po kasi na napag-uusapan po both sides. Kasi dun lang magsasabi yung isang party na, okay, pwede ba sa susunod, ito yung lulutuin mo. Okay, di bila ako yung nagluto, sige, iba na lang lulutuin ko sa susunod. Hindi pwede na parang, ayoko yung lasa, tapos, hindi na kayo mag-uusap, hindi ka na magluluto ever, wala na. So, parehas na kayong malungkot. Tapos parang, at the same time, nagtanim na kayo ng sama ng loob sa isa't isa. Kahit kung totoosin, simple lang po yun na... adobo lang naman, pag-away ng adobo. Aya, yun po. So, mas maganda po na napag-uusapan po yung mga ganong mga bagay sa isang family. Kasi nga, tao lang naman tayo. May good days, nag-iis na happy lahat, maganda mag-uusap. May bad days na moody lahat, may nakain, may bad experience. Tao lang naman tayo. So, may nag-up and down din lang naman ng experiences and positivity and negativity natin. Iyon. So it's an opportunity for growth being in a challenging situation po. Pag napunta po kayo sa conflict, ang mahalaga po, may resolve. And then, build up the relationship. So, to make it
a positive relationship eventually. Kasi pag naku, parang may, di ba po meron tayong mga relationship na gets nyo na po yung isa't isa, na parang hindi ko to gagawin kasi ayaw niya to. Siyempre, hindi mo naman ko agad yun alam sa una pa lang. So parang kailangan ng years to know certain characteristics po of friends and colleagues. Mm-hmm. Yan. So kung ganun, paano ba malaman kung positive ang relationship? So, actually, ang pinaka, I think, tatlong core concepts or core ideas ng positive this relationship ay trust, respect, and honesty. Trust, kasi nga, magkakilala kayo sa sarili. So, huwag niyong sisirain ng trust ng isa't isa. Pag nagkwento ng sikreto, huwag mo naman ilabas sa ano, sa public, or huwag mo ipost sa Facebook kahit ano pa yan, kahit parang anonymous anonymous pa yan. Respect, respeto lang. Kung may kanya-kanyang preferences, halimbawa, yung isang friend gusto ng Japanese, isang friend gusto Chinese, isang friend gusto hamburger, eh wag na kayong magsiraan na ay ayoko ng ramen kasi ganyan, ay ayoko ng pansit kasi ganyan, ayoko ng burger kasi ganyan. Eh, iba-iba naman yung feelings natin sa food, iba't iba rin ang feelings natin sa iba't ibang bagay. And honesty. So ang madalas na kasira ng friendships, ng romance, ay yan, backstabbing, mga talking behind their back, mga chismis-chismis. Yan, lalo na yan sa mga celebrity, di ba? Madalas na pagkakwentohan, nag-chismisan, uy, break na pala si ganito, uy, may nakitang picture si ganitong artista with ganitong artista. E di, sila masira na yung friendship nila, yung relationship nila. Tayo, ganun din naman, bilang normal na nila lang. Pag yung friends ay may isa, halimbawa may isa may accomplishment, tapos yung isa parang nainggit na, ay, ba't si ganyan parang laging, ba't siya honor, ako hindi. Ay, ba't siya may award, ako hindi. Tapos, yun yung naging start o naging simula ng mga lamat-lamat sa friendship. Ang tingin mo sa mga ganun. So, ibig sabihin lang po talaga, kailangan po nag-uusap po. Para to enter a relationship, kailangan po ay nakiklarify, nagkakaalaman. Kasi sa, kahit naman po ilang taon na kayo na sa relationship, lalo na parents and children, syempre forever na po kayong magnanay, and meron at meron pa rin, parehas pa rin, nag-grow pa rin po kasi tayo in this lifetime, at meron tayong bago natutuklasan sa ating mga sarili. And as a child, parang kailangan, ako ang mindset ko po, so ito mag-share lang din po ako, para hindi po masira ang relationship namin ng magulang ko, kapag syempre meron po kaming, nagkakatalo po kami sa mga opinion sa buhay, nirespeto ko ang magulang ko. Una, pinagkakatiwalaan ko po ang mga desisyon ng parents ko, dahil alam ko na makakabuti yun para sa akin. At bilang, syempre siya ay nakakatanda, nirespeto ko kung ano man po yung maging desisyon nila sa buhay nila, or kung kahit affected man po kami, kasi the relationship is always better than being right. Ika nga. Kaya, and finally po, nakasulat po dito sa slide, no? It's very important to be honest. Trust is the basis of any relationship. And if i-break po natin yung trust na yun, whether kung hindi man through words but through actions, then it's going to be difficult to mend a relationship. Pero it's important to see the value. Parang hindi lang naman po one way ang relationship. May value para sa kabila, may value ang relationship niyo bilang mother and daughter. Ako rin naman po, may value din po yun para sa akin. Kaya we'll work through whatever challenge that has occurred. Ayan po. Communication talaga, no? Ang mga Pinoy pa naman ay
hindi tahilig or hindi tayo masyado marunong maglabas ng feelings, ng thoughts. Usually parang either hindi mo na pag-uusapan yung topic or mayiging passive-aggressive or parang wala na lang kibuan. Eh pag ganun, hindi stalemate. Walang pwedeng lumala yung situation pero hindi bubuti yung situation. So, in this day and age naman, medyo natuto na rin naman tayo na important mag-usap. Sabi rin nga ni Carrissa, hindi lang mag-usap pero yung body language. Kasi alam ng tao yun eh. Alam ng tao, mahirap mang uto ng tao. Or may mga tao na uuto pero, pero may mga tao makabasa kahit gaano ka ganda yung sinasabi mo. Pero kung yung body language mo, yung tone mo, parang hindi tugma. Eh di hindi rin nakakatulong dun sa ano sa situation yun. So, be trustful, be honest, and be respectful sa isa't isa. Paano ba? So, dahil nun, anong gagawin natin para maging ano, para maging positive ang mga relationship natin? Ang number one, I think, ang kailangan nating i-build up ay empathy. Empathy meaning alamin mo or kilalanin mo, i-understand yung pinagdadaanan ng kabila. Hindi lang naman yun yung pinagdadaanan, hindi lang naman yun puro negative experiences, pero kasama na rin yung positive experiences. So kasama nun, yun nga, communication. Tulad nung sabi ko kanina, important na communication, so matuto tayo paano tayo makipag-usap. Pwede tayong mag-practice, pwede tayong kuha ka ng salamin, try mo yung spiel mo, paano mo i-open up yung mga conversation. Kung gusto mong medyo mas formal, meron may mga online classes sa YouTube, meron ding mga vocational classes, may mga short courses. Maraming paraan para matuto ng ano, ng communication. Kasi ang next naman nun ay putting in the effort. So, marunong ka na magsalita, give time. Practice mo. Mag-usap kayo. Or at the very least, magsama kayo. Yun nga, hindi man kailangan pumunta kayong Boracay, Baguio, Singapore, US. Kahit yun nga, magkapi lang kayo, pula kayo together, punta kayong park, maglakad-lakad kayo. Para at least the very fact na magkasama kayo, spending time, is actually malaki na yun. Sabi rin sa ibang studies, yung time given is actually much more important than yung quality o yung extravagance. Gano'ng big or small, basta we give time to each other, malaking bagay yun. And speaking of which, pag mag-usap kayo, alimbawa yan, sa isang restaurant or yan, sa kapihan, try natin i-avoid ang cellphone use or mobile phone use. Marami sa atin fall into the trap na parang nag-usap kayo pero may ka-text ako. So yung kausap mo parang, sino bang mas important? Ako o yung kausap niya? Eh ako yung nandito, but may ka-text pa siya? Or yung iba, may ma-experience din siguro, parang nag-usap kayo, bigla nag-ring yung phone, tapos parang, wait lang, sagutin ko lang to ah. E di yung kabila, parang isipin niya, nandito na ako, ba't di ako yung kausap? Tapos chichikahin din yung nasa cellphone. Sige, in another setting, okay naman, mag-usap kayo ng cellphone with your other friend, pero paano na yung ano, yung katabi mo dito? Kasi ang gusto po natin ay magkaroon ng positive relationship. Nasa part na po tayo ng creating positive relationships. And if ever you are in the process of mending a relationship, then parang dapat we put in effort na makikita rin ng kausap natin na okay, so valuable sa kanya ang oras ko na nakipagkita ako sa kanya ngayon at gusto ko rin makipag-ayos. Dahil mahirap nga naman po kapag imagine niyo na lang no kung makikipagkita kayo sa tao na or nagkagalit kayo tapos biglang ititigil, parang siyempre, may ill feelings ka na eh.
may parte na rin sa iyo na parang naiinis sa taong to. Parang very fragile yung relationship ninyo, tapos bigla mong gagawin yun, bigla kang makikipag-cellphone. Yun, hindi po maganda. Rude po yung dating nun sa kausap po natin. Nabanggit po ni Miko kanina na dapat ipapractice. Hindi naman po kailangan yung buong conversation na nasa isip nyo na, no? Mula umpisa hanggang dulo. Pero at least may idea ka na kung paano tatakbo yung magiging conversation para komportable ka. Hindi lang yun para sa kung sino man yung other person na gusto mong mag-start ng positive relationship, pero para sa'yo din. Kasi kailangan mo rin maging handa sa mga sasabihin mo para hindi tayo nakakasakit. Para mas smooth flowing yung magiging pag-uusap ninyo at hindi biglang taliwas sa intensyon na makipag-ayos. Ano katagal ba mag-gumawa ng isang positive relationship? Nasa, parang ito po ay wala specific time. Nasa inyo yon ng friend mo, kung kailan kayo handa na, if you're willing to put in the effort through communication, constant communication, para po maganda po yung relationship na may harbor po ninyo. Kasi kung one time big, meron naman po kasing low maintenance din na magkakaibigan, ngayon lang nagkita, o sige, nagkagalit, nagkita isang beses, tapos okay na. Meron din naman pong ganun. So, hindi po natin ginajudge. Parang every relationship is different. Kung ano man po yung relationship ko at ng mga kapatid ko, iba po yun sa relationship namin ni Miko at iba rin po yun sa relationship ko sa ibang mga tao sa kasama sa trabaho. At least, put in time. Kasi nga, hindi yan, ang ma-sure ko lang ay hindi yan instant. Hindi porket ikaw sumali ka sa isang org, sumali ka sa isang church group, friends na agad kayong lahat. So, kailangan may time, may effort. Tsaka, ang important din, huwag natin kakalimutan, know yourself. Ano ba talaga gusto ko? Gusto ko ba anong pagkain gusto ko? Anong kasing friends gusto ko? Anong mga hobbies ba talaga ang gusto ko? Introvert ba talaga ako? Extrovert ba talaga ako? Gusto ko ba nagkakape o nag-aalak? Kasi nakabase din doon, anong klaseng friends, anong klaseng relationship si mahahanapin mo, paano mo i-handle lang sarili mo, ano yung i-offer mo sa relationship? Kasi nga, tulad nung lagi namin paulit-ulit, ang relationship ay give and take. May ibibigay ka, may makukuha ka. So sana yung i-offer mo ay sapat dun sa for everyone. Yun. Takes lots of time. So enjoy yung time. So minsan marami nagkasama ng loob na yung puro drawing na lang ang puro drawing na lang ang outing. Yung beach nyo ay naging sa bahay na lang, init sa bahay na lang, yung Baguio nyo, parang naging ilang taon na kayo nag-aayam ng Baguio, wala nangyayari, ilang taon na kayong nag-aayam ng kumain sa labas, wala nangyayari. Guilty, gano'n. yung iba, I guess may na-experience sa inyo, parang KJ na ready na yung lima dun sa anim na friends pumuntang mag-meet up, tapos yung isa parang ang daming dahilan, ay traffic noon, ay duty ako, ay ganito, mabantayan ako, tapos dahil doon, hindi na matutuloy. So parang sayang yung effort. So sana mag-effort pa rin yung, lahat mag-effort. Hindi lang yung friends na gusto, pero pati yung friend na hindi gusto makipagkita. Baka naman may middle ground. Eh kung busy talaga siya, di busy talaga siya. Baka pwedeng ibang araw na lang. Kung hindi talaga siya pwede, like ang next opening pa niya ay next year, di ba ka pwedeng, sige mga pre, next time na lang ako, hindi talaga ako, enjoy muna kayo. Pwede naman magsimula sa ganun. Sige po, may question po kasi tayo, pero ma'am, sige, balikan, pwede naman mababasa po natin dito. Ayan, okay, sige.
Sige, Mick, ikaw na magbasa. Sabi ni Mr. Sir Herson, paano mag-draw a line between being honest and pleasing the person just to avoid conflict? Yes, iba talaga ang mga Pinoy when it comes to being honest. Ano dapat gawin? Kailan ba dapat wait for right timing to reconcile? Okay, so magkakaiba po yung... So start tayo sa first question, Nick. Sige, paano ba ma-draw the line between being honest and pleasing the person just to avoid conflict? Sige. Ako pala yun. Sige, Maging honest nilang naman. Hindi naman kasi nga ang gusto ba natin ay to avoid the conflict or to fix the conflict. Kasi kung pleasing lang just to avoid conflict, hindi natin na-solve kung ano nga ba yung yung pinaka-pinagmulan nung or pagmumulan ng possible na conflict. Yung being honest, I think is much more important than just avoiding kasi pag nasabi mo yung na-feel mo, hopefully nasabi ng kabila yung na-feel niya at nailabas niyo lahat ng feelings niyo. Medyo mahirap siya gawin, lalo na as Filipinos, yun nga, hindi tayo confrontational, but it helps a lot. Sige po, magdadagdag lang po ako. Maganda po yung tanong ni Sir Herson. Kasi syempre, may mga panahon na struggle po sa atin kapag may nagawa ang mga kakilala po natin, kaibigan, tapos parang alam, at the same time, baka naman may pinagdadaanan din po siya. Mm-hmm. So, dito rin po papasok yung perfect timing. It's good to be honest, pero we have to wait when the other person is also ready to accept whatever it is na i-share po natin, na gusto po nating sabihin. Para alam po, kasi kapag nag-avoid po tayo ng conflict, hindi po natin nasabi yung sa loobin natin. It's on you po. Nasa akin na po yun kung meron po akong sama ng loob kay Mick at hindi ko po sinabi sa kanya. At ako lang po yung parang, ako lang sasama ng loob, ako lang nabwisit. Tapos siya, magtataray na lang ako, hindi niya nalalaman kung ano yung nararamdaman ko dahil ayoko makipag-away. Pero, siguro gawain po ng mga babae. Ako, na kunyari hindi magsasabi. And, for me, mag-aantay lang po ako ng tamang timing or kasi po sa amin, bago kami matulog, napagpinag-uusapan po namin yung araw, kung meron man sama ng loob. And dahil ako po kasi very vocal, so kapag meron po ako, hindi po ako komportable sa isang bagay, after a few minutes, magsasabi na rin po kay Mick, maghanap lang po ako ng tamang panahon. Mahalaga po yun kasi gusto rin naman po ni Mick malaman kung ano yung ginawa niya masama para hindi na po niya ulitin. Tama ba? Ano ba yung naramdaman mo at that time na parang hindi mo alam kasi hindi ako nagsabi? Hindi ko alam. Parang usually ma-sense lang na parang iba yung may ibang galaw, iba yung salita, iba yung aura. Tapos depende sa inyo. Depende dun sa both parties. Paano sila? Kasi di ba nga lagi na sinasabi natin previously, ang relationship ay give and take at yung pinaka-basing relationship ay know yourself. Alamin mo kung anong klaseng tao ka, ano yung mga likes and dislikes mo at paano ka mag-resolve ng sarili mong conflict sa isa't isa. Tapos, remind ko rin lang sana, ang pinagmumulan usually na conflict ay isang action or event. Hindi natin biniblame yung hindi tayo galit na sa tao. Ayaw natin tingnan ng masama yung tao kasi usually doon nagmumula yung samahan ng loob. Pero maganda kung mag-focus tayo doon sa action. Diba? May nakalimutan bang dalhin?
may hindi ba nabili sa grocery, may nasabi ba? So yung pag-uusapan nyo, yung nasabi, hindi yung tao mismo na nagsabi. Kasi nga tao lang tayo, nagkakamali tayo, at yung actions natin, yun naman talaga yung mas nakabuti or nakakasama. Siguro nasagot po natin yung second question na ano dapat gawin, kailan dapat mag-wait for the right timing to reconcile. Kayo lang din po makakaalam kung kailan din kakausapin yung other party. So, kasi I'm sure the relationship is more important than the conflict. And ito, nag-comment din po si Ma'am Agnes, can conflict still result into something positive? Of course. Hindi ba ang conflict, sabi lang, ay usually ang pinagmulan niya ay may action or may event na hindi maganda. So by talking it out, edi pwede niyong ma-compromise. Ano ba yung ginawa na hindi maganda? Ano yung ginawa na nangyari na hindi nagustuhan ng isa? Bakit yung nangyari? Para siya ma-avoid? Pwede ba siya ma-avoid? Or kung hindi siya pwede ma-avoid, pwede ba mag-compromise na lang? Pag nangyari ito, sige, pwedeng plan A, plan B, ganyan. Ang isa na rin, siguro dagdag na lang, dun sa wait, kailan yung right timing, kahit nakadepende naman talaga sa inyo, pero ang isang rule of thumb, pag ikaw, kalma ka na, yung kabila, kalma na, yun na yung time na pwede na kayo mag-usap. Thank you sa pag-share nun, Mick, kasi baka at the heat of the situation, ikaw, gusto ko na gawain ko po kasi yan. Minsan gusto ko na makipagkating-kating na ako. Gusto ko na makipag-ayos kasi gusto ko na kasi alam ko may maling nangyari. Eh, hindi pa ready yung kakausapin ko. Eh, di mag-result lang sa more stress and more away. Kaya yun. So, ang conflicts po talaga can result to something positive kasi kapag naayos na po yung conflict, really, yung relationship, it blooms into something really beautiful. And parang nare-establish yung tatlong value po na nabanggit po ni Miko kanina, which is honesty, trust, and respect. Apo. Again, respect. Nirespect pa rin yung tao. Ang kaaway natin, quote-unquote, yung event or yung action, hindi yung tao. So sana lagi doon tayo, yun yung ito-focus natin para malesen ang samaan ng loob. Namin yan eh. Yeah, thank you po Ma'am Agnes for appreciating po this kind of webinar. Magdadagdag lang din po ako. Paano po pala yung social media, no? Kasi ayan. Hindi po ba relationship parang ito in this day and age, the way we communicate with our friends, siguro naman po lahat tayo. Nandito nga po tayo sa Facebook na yun, sa Facebook Live. At kung na-share nyo po ito sa mga kaibigan po ninyo, ginamit na po natin ang social media. So, Doc Mick, ang social media po ba ay pwedeng gamitin to establish positive relationships? Actually, pwede naman. I think ang pinaka example nito, yung mas nauna, kung may nakaalala pa ng Friendster o nung unang iteration ng Facebook na as in making connection, magbabuzz, magpo-poke. Si Friendster, gagawa ng mga testimony. Sige lang po. Kung nakaalala kayo ng Friendster, magpatingin na kayo sa tuhod nyo. Sa Multiply, kung naalala nyo rin yun, diba, ang ginagawa connection nun, yung mga experiences ko, gusto pakita sa inyo, gusto pakita sa ibang tao, experience ng ibang tao, ay papakita. Yan, yes. Yahoo Messenger. Mga group chat. No, lumalabas ang edad. Mga MRC, yan, mga group chat. Kasi yung pinaka essence ton ay communication, connections. Di ba, nag-uusap kayo, naglalabas. You're having a good time, may mga games, ganyan. Ngayon, pwede pa rin naman, pero medyo mas challenge na ngayon kasi ang social media na ngayon mas sharing
news, sharing mga thoughts and feelings to the whole world, na minsan yung limits niya ay wala. Unhinged ng mga tao, hindi nyo na-rein in yung mga sinasabi nyo natin. Tapos minsan, yung mga yon na uncontrolled emotions, mas napapalala pa yung mga ano natin, yung mga relationships natin. Okay, sige po. So, ang problem po kasi natin sa social media is unfiltered po. Parang kahit ano, pwede kong i-share, tulad nga ng sinabi ni Miko, parang it's for the whole world to see. And dahil nga po for the whole world to see, we, of course, we will always share happy things, happy memories, which is good on our part kasi parang gusto natin na pinapakita na parang happy tayo or ito yung mga achievements sa family. Pero kasama po sa pagiging human is sometimes we, para sa recipient po na makakabasa, lalo na if siya ay not having a good day, parang iko-compare, kung colleague, ko-compare niya yung sarili niya, ah, nakatapos na siya ng ganito, ay, nakaganito na siya, bakit ako nandito pa rin, stuck pa rin ako. Hindi po niya alam, meron ka rin palang pinagdadaanan na hindi man regarding your career, pero sa family. Kasi ito po yung mahirap sa social media. Ultimo itsura nga po natin, fini-filter na po natin eh, to show na parang good look. So parang always trying to put on a happy face, nice skin, smile, always nice smile, ganyan. Pero deep inside, we have demons and challenges that we have to go through. And siguro, ito, that in itself is a big limiting factor sa social media. Kaya hindi po natin, the fact na walang personal connection, wala, yung parang, you feel yung friend mo na magsasabi sa'yo na okay lang yan, may nagdadaanan ganito, ganyan. Wala po yun. Eh. Usually kapag sa social media, on your own terms din yung reply. So, kamusta ka? Tapos ang ikaw, para may ginagawa ka, ang reply mo pwede umabot ng isang linggo, pwede umabot ng isang buwan. Minsan hindi mo na nababalikan kasi nga ang dami, para ano eh, it's up to you when you're going to reply and when you're not going to because you're having not a good day. Kaya parang this, ang social media, it shouldn't be parang used as parang sole, parang yun yung magiging judgment mo for a certain relationship. Ay, hindi siya nag-reply. Ah, galit na ako. Ah, delete siya ng delete messages. Galit na ako. Parang ganun. So, eh, baka naman po may pinagdadaanan yung kaibigan po natin. Kaya po, kaya hindi sila kaagad nakaka-respond. So, yun. So, even us, meron din po kaming mga challenges na pinagdadaanan. And, of course, we also don't use social media to share it on a daily basis. Pero we have physical friends na mapagsasabihan po namin ng mga problema. According to sa isang study po kasi, ngayon po no, na mas marami pong gumagamit ng social media, lalo na po sa mga young adults and teenagers, mas marami po sa kanilang nagiging depressed. Kasi nga po, parang hindi po... when you communicate using your social media, hindi po buo yung parang time, yung self na maibibigay mo through the application. Tama ba? Actually, ang isa ring challenge ng social media, kasi typically, ano siya? Solo na activity. So, pwedeng nasa dining table kayo lahat, pero nag-cellphone kayo lahat, at nag-Facebook kayo lahat, nag-YouTube, nag-TikTok. So individually, happy ka, pero wala kang nabibuild na connection sa people around you. Eh, di ba nga, sabi nga natin, yun yung, eto na, katabi mo na, di ba pa kayo mag-uusap, sa cellphone pa kayo mag-browse ako sa YouTube, tsaka mag-browse siya sa TikTok. Ang nabibuild kong connection ay sa cellphone ko, hindi dun sa katabi ko. Pero, yun nga, it's not all bad. Bilang yun na rin talaga ang mode of communication ngayon, Messenger, Viber, Telegram, sa work, yung mga chat group, yung mga Facebook group, it's in a way necessary evil
na kailangan lang natin matuto responsible usage ng Yun po yung pinaka kailangan natin alalahanin, responsible usage of your social media account, para tsaka para making sure na yung social media mo, it's only for this, it's for shit. Yun, ganun naman po talaga eh. Parang yun naman po, kaya naman siya ginawang ano ba, itong application, para makashare din tayo ng happy moments sa mundo. Pero we have to remind ourselves na parang ganun yung kalakaran ng Facebook. And we shouldn't judge ourselves because of somebody else's happiness and achievements. Parang sana nakakuha niyo po yun. So, yun. So, sana po ang social media, gagamitin po natin siya to spread word, to share awareness, to share true, real news, at hindi po fake news. Yun. Para lang to add support sa relationship. Kung kunyari, mayroon na akong gusto mo i-share sa kaibigan mo, tapos may nakita ka na Instagram post, edi minsan yun din yung nagiging source ng katuwaan po eh. So, use it responsibly and in a way that won't harm you. Mm-hmm. Yeah. Kasi minsan, yun na talaga may iwasan. Like, OFW, halimbawa, hindi naman taga doon, wala pa siyang friends sa bansa niya, pero marami siyang friends sa Pilipinas, hindi no choice siya mag-social media. So, may mga kailangan, pero use wisely. Okay. Sige po. Our final question from Ma'am Agnes Ule. How does one keep his privacy while in a relationship? Yun. Okay. I think na actually medyo nadaan natin kanina yan. Diba, ang important sa relationships ay trust, honesty, and respect. So I think dadaan ng yung privacy ay papasok sa trust at saka sa respect. Kasama zero in between nun yung setting boundaries. Kasi as much as gusto natin maging open, maging positive ang relationship natin. Sabi rin nga natin, it's give and take. May mabibigay ako, may makukuha ako, pero hindi naman ako obligated na bigay ang lahat. Kung meron akong hindi pa comfortable ilabas, sana in the ideal world, napaka-open natin sa isa, pero tao lang naman tayo. Kung hindi pa tayo ready or feeling natin hindi ako comfortable ikwento ang mga ganitong bagay sa partner ko, sa friends ko, sa work especially. Ang mga workmates, hindi tayo lahat friendly sa workmates. May ibang mga tao, papasok, gagawa ng trabaho, uuwi. Hindi na ikipagtsikahan, hindi na ikipagdaldala, hindi na lumalabas. Respeto na lang. Respeto na lang, na gusto maging private. Pati rin naman kahit sa romantic relationships, kahit matagal na kayo magkasama, 30, 40, 50 years, hindi ko, posible naman talaga na meron pa rin mga bagay na hindi ko masabi sa partner ko, which should be okay. Okay. For fun, sana wala, pero okay, may mga bagay talaga ba na hindi ka pa ready, hindi ka comfortable, shy ka, naiya ka, sa'yo, okay, kung hindi ka pa ready, di okay. Sana yung kabila din ay i-respect na lang. Ay, sige, yung part na yung life na yun, di pa siya ready i-share. Sige, hanggang dito lang muna ako. Na okay lang din po dapat. Kasi para yung relationship, lalo na mag-flourish. And then eventually, if ready na po mag-share, ready na mag-spend time, then grab po natin yung opportunity. Okay. Sige po. So yun lang po. Maraming salamat sa paikinig. Halos yun. Naka-isang oras din tayo ng chikahan. Sana may mga natutunan tayo. Sana may mas marami tayo mabuild relationships na positive ang relationships. Or at least sana magkaayos-ayos ang mga previous or current na mga relationships nating medyo may negative side. Medyo. ayun po. So maraming salamat po sa pakikinig. Kung meron man po kayong mga tanong, may pahabol po, or kung meron
po na later na makakanood ng ating webinar, pwedeng mag type lang po kayo sa comment, babalikan din po namin kayo para po masagot din po namin yung mga katanungan ninyo. And if ever you can send us a private message, pwede po kayong mag-send po sa akin sa personal account ko at carissa.md, Facebook, Instagram, TikTok. And then, pwede kayo mag-message sa akin sa Twitter at All of the Heights. Pero more importantly, pwede kayo mag-message sa Facebook ng SRMC at SRMC 2021. Diba? SRMC 2021. So kung meron kayong concerns, questions, gusto nyo mag bukan appointment, magpa-check up, isa ring ginagawa natin as a family physician, ayan, building relationships, mending relationships, hindi lang sa, usually, marital. So, mag-asawa, not getting along. Pero pwede rin, meron din namang mga friends, family, na nag-uusap, stress, or kayo mismo, kailangan nyo na nakausap, pwede naman kami. Kumbaga po, conflict management. Kung conflict meron po kayong pinagdadaanan sa anumang relationship, pwede po marital counseling, pwede po within friends, pwede po sa family counseling din po. Message lang po kayo sa St. Rafael Medical Clinic, and then please book an appointment, either telemedicine or face-to-face. Sa Marikina po kami. Sa Barangay Parang, Marikina. Ilalagay na lang po ni Ma'am Karen ang aming numbers sa baba para if ever gusto niyo pong tumawag, mag-text, meron pong magre-reply sa inyo during office hours. Pero yun, sa Facebook po, masipag po ang aming staff na mag-reply minsan kahit madaling araw. So kung meron po kayong mga katanungan, and of course, ito po yung parang different sa aming clinic. We cater to mental health needs, counseling. Me as a lifestyle medicine physician, isa po sa mga pillars po namin yung stress management. And again, ito rin pong positive relationships. Mm-hmm. So aside din naman doon, sa clinic, so tumitingin din kami ng adult, ng pediatric. Sa lifestyle, tumitingin tayo ng weight loss and nutrition management. Pag may hypertension, diabetes. Tension, diabetes, stress, sleep. Lalo na yan, maraming mga hirap pakatulog. And mental health again. Tapos bilang summer na, kung may mga kailangan magpatuli, kung kayo ay magpapatuli, meron kayong mga pamangkin, kapatid, nandito lang naman kami. Okay, sige po. So, we won't keep much of your time. Ay, mayroon pa palang mga follow-up question. Okay, thank you po sa nag-send ng private message. Okay. So, okay lang po, magpapahabol na lang po kami para at least masagot din po namin yung ibang questions. So, how can you help your partner be more confident about sa sarili nila? Factor po ba ang relationship ninyo? Bakit sometimes nagkakaroon ng insecurity about physical looks galing kay Miss Bianca? I think as isa sa mga pinakamadali or pinaka quick and start with to help your partner be confident about themselves is to be supportive sa partner mo. Kung parang pakipot siya na, ay, parang hindi ako magaling, ay, parang hindi ko kaya to. Ano ba yun? One of the first things you can do is be supportive. Kung may kailangan siya, be there. Kailangan niyang extra hand mag-type, mag-print, extra hand mag-basa nung kung ano mang ginawa mo, praise kung kailangan, kung may nagawang maganda, kung may mga you think can needs improvement, pwede rin na pag-usapan. Still, again, honesty and trust and respect. Okay, sige po, magdadagdag lang din po ako. How can you help your partner be more confident about themselves? Yung sa partner, it's more of the security issue po ay sa sarili po kasi natin. So, our partner can only do so much. Kahit araw-araw po niyang sabihin sa akin na ang ganda-ganda mo, parang... So, nasa akin na po yun kung paano ko po siya tatanggapin. And at the same time, I undergo this challenge also. And it's something I work with.
And parang at least, at the very least, si Miko po supportive sa insecurities ko. Na parang tinatry niya na sabihin sa akin na hindi ka ganito, you look good, ganyan. Pero sa akin, it is parang, siguro it's for another webinar to talk about this underlying security issues. Kasi maganda po na ma-resolve po yun on our own. Kasi kahit kami po ni Miko, parang umabot po kami ng 4 years bago po ako parang fully na nag-grasp na pag or na-appreciate kapag na nagsasabi po siya ng ganitong magandang bagay. Factor po ba ang relationship ninyo? Bakit sometimes nagkakaroon? Pwede rin po kasi, pwede maging factor yung relationship kung magkakaroon ng insecurity kung hindi sensitive si partner at magsasabi ng parang parang taba mo ngayon, parang ganun. Siyempre, lalo na pag kung sakali man na ang ganda, ang pakiramdam ko pa naman, ang ganda ko, tapos biglang parang you're going to rain on my parade or sasama yung loob ko dahil sa comment na yun. So, yes, it can be a factor. So, the partner should just be continuously be supportive. And, syempre, kapag sinasabi niya yun, dapat honest din naman siya na sinasabi niya yun. Integrity po sa words din ni partner, it can help. So, yun. Thank you very much. Okay, so, sorry. Nag-overtime na po kami. Sana po nakatulong yung pagsagutin po namin sa questions po ninyo. So, with this, we end our wellness webinar. Wellness webinar Wednesdays. Wellness webinar Wednesdays. On positive relationships. If you have suggested topics, kindly comment sa aming Facebook page and you can also send us a message para mapag-usapan din po natin next time. Again, I'm Carrissa. I'm Miko. You can follow me at carrissa.md. And I'm Miko. You can follow me at all of the heights. Sa Twitter po. Sa Twitter po. Okay. Sige po. Maraming salamat sa pakikinig. Magandang araw.